computers. Ano yung impormasyon na nando doon po sa laptop po ba yun o desktop na parang tinago po ninyo? Is it just yung impormasyon na alam mo in your personal capacity o pati lahat nung, kumbaga, nung schema o nung modus operandi nung inyong organisasyon? Yung nakopya ko pong files, nandun po yung memorandum of agreements, yung mga draft endorsement letters, yung mga financial transactions, disbursements. So yung mga bank accounts? Bank accounts. Nung mga dineposit nyo nandun yes, po. Po. I see. Madam, Mr. Chairman, Madam Secretary, hindi ho ba parang may proceeds of the crime? Hindi ba dapat pumasok ho yung AMLAC sa pagdating ho sa mga bank accounts na yan? Ongoing na nga po, okay. Your Honor, yes. The bank inquiry because right. The Court of Appeals has issued a freeze order and it has directed or authorized the AMLAC to conduct a bank inquiry. And it's ongoing. According to the AMLAC, some of the banks concerned have already complied with their order to submit all the CUP transactions based on the account numbers provided by the whistleblowers, especially from Ben-Hur, and it's ongoing. So just the is it just the bank account specified dun ho sa information sa whistleblowers o pati yung sinabi po ng whistleblowers na nagbigay po sila ng cash, tiningnan rin ba ng AMLAC yung mga accounts na yon? Does it go that far ho? Yung mga bank account numbers na pinrovide ng whistleblowers. Because, kasi yung iba ho sabi nila, wala naman ho daw sa senador na tumanggap ho na bank account eh. Kasi galing sa cash ho, di ba? Sabi ni Ginoong Ben-Hur na binigay ho ng driver o kaya binigay ni meron din po si daw, Mrs. Napoles meron, mismo ang nagbigay. Meron din po daw sila na kinikredit sa account numbers ng certain lawmakers. Paki-explain po ulit. Yes, yung tanong ko, sorry ah to interrupt, pero yung concern ko kasi is yung cash na binigay. Kasi pag cash, syempre, minsan dinideposit din yon, di ba? So baka ang freeze lang ng AMLAC, yung dineposit diretso from the account of the Napoles Group. E paano naman yung cash na binigay? Na-trace ho ba yung proceeds? Kasi eventually, ang gusto ho natin dito, Mr. Chair, Madam Secretary, is that magkaroon ng konting restitution or recovery dito sa kinuha dahil galing nga sa publiko yung pera. These are the hard-earned taxes of our citizens. So dapat siguro magastos sa tama yan. And eventually, it may take us 5 years, it may take us 10 years, but there must be a way to recover this money. So I'm just wondering kung gaano kalawak po yung ating net na o pinapagpanghabol dito sa nawaldas na pera ho. Yung sa case before the Court of Appeals, the may freeze order na nga po at bank inquiry, dun lang po talaga sa may mga bank accounts. So hindi ko covered so far ang sa cash. So and, as we speak, Madam Chair, even though you already have testimony from whistleblowers that say they gave cash to certain individuals, which there is prima facie evidence ho, na this is illegal, these are illegal transactions, wala po tayong aksyon dun sa natanggap na pera because that money could be fleeing the country as we speak, hindi ho ba? Wala pa po, as of now. It's being studied. Asset yes. Recovery is actually one of the courses of action. I ask that, Madam Chair, because among the sa UN Convention on Corruption, asset recovery is a very important component. And the Philippines is weak in certain respects. Freedom of information is one of them. Cross-border transactions and asset recovery is one of them. So I think that's one area where we need, kailangan po natin ng kilos ho, no? Tama po kayo. Pati na rin ho dun sa Malampaya, wag lang ho dun sa PDAF, di ba? Kung meron na tayong impormasyon, siguro dapat unahin na ng gobyerno, Mr. Chair. Meron din ho ba dun sa laptop na sinasabi ninyo? Meron din po bang sinabi nyo yung transaction? Pero yung mga pinagpuntahan po ng pera, meron bang detalye dun sa laptop? Like kung ito'y in-invest po sa Amerika o kaya sa Swiss bank accounts, for example, meron bang records na ganon? Sa financial records ko lang po, sir, bumibili lang po yung foundation ng pera sa black market. Tapos, ang nangyayari po, yung remittance, kung saan po pinagbilhan namin, sila na yun
nagpapadala doon sa account ng yung mga account ni Miss Janet Napoles. So ang alam mo lang is may delivery of pera kay Mrs. Napoles. Hindi mo na alam kung saan napupunta o saan nilalagay ni Mrs. Napoles yung pera. Hindi ka involved dun sa pag-invest, let's say, or pagbuo ng korporasyon o pag-invest ng yung proceeds o yung pinanggalingan ho ng pera. Hindi ko alam. Hindi ko na po alam. Sarado na ho kayo doon. Yes po. I see. Okay. Ang tanong ko naman, bakit nyo pinili yung mga implementing agencies na nabanggit nyo? Nabanggit nyo po yung apat na government corporations, yung ZEREC, yung TLRC, yung NLDC, at saka yung NABCOR. Bakit yung apat na yon? At bakit yung DAR, yung nabanggit nyo rin yung DA, bakit itong mga specific agencies? Is it because may contacts kayo doon? Kasi po, sir, nandun po yun sa menu ng DBM na pwedeng yun yung mga implementing agencies. So dahil po na may connect na din po si Ms. Napoles sa implementing agency, kaya po kami naglagak ng pondo doon sa mga implementing agencies. I see. Sabi nyo, yung driver ninyo ay pumupunta dito sa Senado at dinideliver yung pera. Dinideliver ba yon sa senador o sa COS, sa Chief of Staff? Ay, sir, hindi po dinideliver yung pera dito sa Senate. Hindi po. Ang nangyayari po, ang driver po, inahatid ang pera sa bahay ng senador.